traditional fishing ground. Meaning, e panahon pa ni Mahoma, nangingisda na yung mga bansang yan dyan. So wag nating pasukan, wag nating imilitarize. Minilitarize nung panahon ni Noynoy Aquino. Nagkaroon ng standoff. Na uto-uto ng Amerikano si dating Pangulong Noynoy Aquino. Tinatago nila ito dahil bulilyaso eh. Ang payo sa kanila ng White House, sabayang pag-atras ng mga gray ship, ng Navy ship. Na ang katotohanan, eh hindi pa inaaprubahan ng Beijing, ng China. So inutuuto yung ating gobyerno na nagpauto naman. Inatras yung ating Navy ship. Hindi na umalis yung China. Nawalan tayo ng bahagi ng ating teritoryo natin nung panahon ni Noynoy Aquino nang hindi tayo dumaraan sa isang digmaan. So, ito yung inconvenient truth na tinatago sa atin ng Amerikano. Sinusubo nila ngayon tayo sa bingit ng digmaan. Interest ba natin ito? Hindi. Interest ng Amerikano to. They want to remain the world, they want to remain the only influence dito sa Indo-Pacific region. Natatakot sila sa China. Gusto nilang mapanatili ang kanilang impluensya dito sa ating, dito sa bahagi na ito ng mundo. Eh wala naman silang nasasakupan dito. Wala naman silang teritoryo dito. Wala silang claim dito. Dapat tayo ang isinusulong natin yung daan ng diplomasya. Makipag-usap tayo. Yung nangyari sa ating sundalo na nakutulon ng daliri, eh talaga naman, we have to condemn that. Kaya lang, bakit tayo umabot sa ganun? Tayo ba ang prinubok o tayo ang nagpo-provok? Dapat maging hinahon tayo. Pag-aralan natin mabuti, huwag natin sundin yung naratibo ng Amerikano. Maniwala ho kayo, pagka sumiklab ang digmaan between China and the Philippines, hindi tayo tutulong ng Amerikano. Bibigyan tayo ng armas niyan, pero bahala kayo sa buhay niyo. Have we not learned sa mga ginawa nilang ganyan at sa mga sinira at ginulo nilang bansa? Naririnig ko yung Ukraine. Bigay sila ng bigay ng armas. Nauubos na nga, mahigit kalahating milyong Ukrainians na ang namamatay. Huwag na natin pag-usapan yung edad. Ang daming bata na ang namatay. At marami pa ang mamamatay. Yan ba ang gusto natin mangyari sa Pilipinas? Handa ba tayo makipagdigma at mamatayan ng milyon-milyong Pilipino? Yung sundalong na disgrasya, ginagamit lang silang laruan, ginagamit lang silang pon ng nagpapagamit na administrasyon sa mga Amerikano. O ngayon, may nasaktang Pilipino, anong gagawin ng gobyerno? Umabot na tayo sa sukdulan, anong gagawin ng gobyerno? Magdedeklara sila ng gera? Magsasalita na kinukundina ang China? Ilang beses yun ang kinundina? Ang problema, yung mga nagtatapang-tapangan na sa loob lang ng air-conditioned offices nila. Utos lang ng utos. Ang kawawa yung mga sundalo natin na nasa front line. Madali mag-utos when you're 1,000 kilometers away from the scene of the action. Why don't they go there? Why don't they board the vessel, whether it be a civilian vessel or the Navy vessel? Silang mamuno. Lumabas sila sa comfort of their air-conditioned offices, sila mamuno. Nung resupply and rotation mission, sila mamuno. Hindi ko sinasabing hindi natin dapat bigyan ng supply yung nandoon sa BRP Sierra Madre. Dapat na tao yun, atin yun, Pilipino yun. Pero hindi tayo dapat makipagkiskisan sa bansang China. Hindi natin kaya. Huwag tayong magpauto-uto sa interes ng Amerikano. Bibitawan tayo niyan. Bakit ba naging popular yung salitang I shall return? Ibig sabihin, hindi tayo priority. Tatapusin ko muna yung digmaan dun sa Europa. Babalikan kita. Bahala muna kayo dyan. It's popular. Kasi ganun talaga eh. Kung sino yung nagtagumpay, siya ang susulat ng kasaysayan. So naging popular yung I shall return.
bakit mo muna kami iniwan? Hinuli mo kami. Noong nagkamatayan na, yung higit kumulang 1 milyong Pilipino, noong World War II, tsaka bumalik. Is it because Europe is more important than the Philippines? Yun ang dapat nating pag-isipan. Huwag tayong papayag. Kaya rin nandirito ang hakbang ng maisog. Because they are violating the Constitution. Article 2, Section 2 of the Constitution is very explicit. That the Philippine renounces war as an instrument of foreign policy. Sa ating saligang batas, walang puwang ang digmaan. And yet, yan ang itinutulak ng ating pamahalaan. Is not that a violation of our Constitution? Article 2, Section 7, that the Philippines shall pursue an independent foreign policy, not an American-dictated foreign policy, taking into consideration national territory, ating sovereign territory, ang ating sariling pagkakakilanlan. Malinaw sa saligang batas yan. Kaninong interes na ba ang isinusulong ng gobyerno? Interes pa ba yan ng Pilipino o ng ating mga kaibigan at alyado, our oldest treaty ally, ang Estados Unidos? I have my siblings in America. May mga kapatid ho ako ron. And America has been very good to them. Walang debate ron. I've been to New York. At doon, malaya tayong nakapagpahayag noong Independence Day celebration kasama ang ating mga kababayan. Subalit, ibang usapan na. Pagsisirain mo na yung bansa natin, pagsisirain mo na yung Pilipinas, pagdadalin mo na yung Pilipinas sa digmaan. Maraming mamamatay, hindi tayo handa ron. Ngayon, yung mga ayaw pakinggan yung ating panawagan na no to war, bakit hindi sila mauna at sila yung nandoon sa front line? Kesa yung mga kaawa-awa nating sundalo ang nagagamit, baka mamatay pa yan, ang napuputulan ng daliri. Of course, iba rin naman ang disiplina ng sundalo. Susunod lang yan, bawal magsalita yan, bawal magreklamo. But still, you cannot play and you do not toy around with the lives of any Filipino. Huwag nating paglaruan. Hindi tayo handa. Imagine ninyo yung Ukraine. Imagine din ninyo yung digmaan ng Israel at Hamas. Pag dumating yung panahon na pinipigilan ng hakbang ng maisog itong ating no to war advocacy, mas madali nating mapigilan kung pakikinggan tayo ng pamahalaan. Mas mahirap pigilan ang isang digmaang nagsimula na. Kasi papasok na dyan yung amor. Papasok na dyan yung sino tama't mali. Papasok na dyan yung destruction. Papasok na dyan yung mga namatayan. Mas mahirap mong awatin yun. Kaya tayong mga Pilipino ngayon dapat magbikis-bikis at pigilan natin na mapunta tayo doon sa direksyon ng administrasyon ni Bongbong Marcos na magkaroon ng armadong sigalot laban sa China. Hindi inosente China. Marami silang pagkakamali, pero hindi gerang sagot.